waves cut through me, hypnotized. Itinuturing na hong low risk sa COVID-19 ng Health Department ang NCR o National Capital Region. At kung magtutuloy-tuloy, aba, posibleng bumaba pa sa pre-surge level ang COVID cases sa mga susunod na linggo. May ulat si Mark Fetalco. Sa higit isang taong pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic, ang National Capital Region na sentro ng ekonomiya at politika sa bansa ang isa sa pinakatinutukan. Bukod sa NCR, tinutukan din ang apat na kalapit na lalawigan ng rehiyon. Sa mga lugar kasing ito na bumubuo sa tinatawag na NCR Plus, naitala ang pinakamaraming kaso ng COVID-19. Sa katunayan, dalawang beses na nakaranas ng search o paglobo ng mga kaso sa Metro Manila na siyang naging hudyat para mailagay sa mas mahigpit na quarantine classification ang rehiyon. Pero ano na nga ba ang sitwasyon ngayon sa NCR Plus? Para po sa NCR, no, siya po ay naklasify na ngayon natin at low risk dahil nagpakita siya ng pagbaba ng kaso by 23% in the last 2 weeks at ang kanya pong ADAR ay nasa 5.7 na lamang. Sa datos ng DOH, mula sa mahigit 800 bagong kaso na naitala noong June 9 hanggang 15, mas mababa na lang ito ngayon sa 700 kaso sa nakalipas na 7 araw. Pero kung ikukumpara noong kasagsagan ng surge noong March 29 hanggang April 4, kung saan umabot sa mahigit 5,000 ang average daily cases, mapapansing malaki ang improvement ng NCR sa laban kontra COVID-19. Ganito rin ang obserbasyon ng grupong Octa Research. Based on this, we expect na within a few weeks, we might be hitting 500 cases per day, which is yung pre-surge levels natin. Sa panig naman ng Philippine Hospital Association, nakita rin ang pagbuti ng lagay sa NCR pagdating sa healthcare utilization. Sa katunayan, mula sa dating moderate level, napababa na sa safe level o 37% ang kabuang hospital bed occupancy sa Metro Manila. Nung surge ng COVID, yung particular capability na yan para sa COVID management ang na-overwhelm. Pero ngayon, yung mga non-COVID facilities naman, yung mga other facilities ng hospital which is not adjudicated for COVID, okay lang yan. Sa ngayon, bumabalik yung mga non-COVID patients at lumiliit naman yung COVID patients. So, yun, lumuwang in that sense. Nakatulong din sa pagkapalubag ng mga ospital ang pagkatayo ng mga isolation facilities at modular hospitals. Gayun din ang pagtatag ng One Hospital Command Center sa NCR. Naging puspusan din ang vaccination rollout. We can safely say that vaccination has indeed contributed to the decline in cases. Yun naman talaga yung epekto ng bakuna. Bagamat nasa low risk na ang NCR, patuloy pa rin ang paalala ng DOH na hindi pa ito ang panahon para magbakampante at patuloy na sumunod sa minimum public health standards. Habang pababa ang kaso sa NCR Plus na ayon sa Octa ay malapit na umabot sa pre-surge level, kabaliktaran naman ang sitwasyon sa labas ng Metro Manila. Ano-ano ang mga lugar na yan at ano ang ginawa ng pamahalaan para ito'y matugunan? Abangan yan sa susunod na bahagi ng aking ulat serye. Mark Fetalco para sa Bayan. Samantala, patuloy naman ang mga pagkilos ng national government sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa Visayas at maging sa Mindanao. Katunayan, ayon sa Octa Research Group, bumubuti na sa kabuuan ang sitwasyon doon.
pero may ilang rayon pa rin silang tinututukan dahil pa rin po sa mataas na kaso at yung critical na healthcare utilization. Nagbabalik si Mark Petalco. Puspusan ang pagtugon ng gobyerno para mapababa ang mga kaso ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao, lalo pat galing dito ang apat na rehiyon na itinuturing ngayon na high-risk areas. Kabilang dito ang Caraga, Western Visayas, Davao Region at Sacsayhuaman. Ang mga nasabing rehiyon nakapagtala ng mataas na average daily attack rate at 2-week growth rate. Nasa critical level ang ICU occupancy rate sa Region 11. Bukod dito, mataas din ang healthcare at ICU occupancy rate sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Misamis Occidental, Oriental Mindoro at Benguet. We're also seeing other reasons ng pag-increase sa mga ng kaso ay gatherings, no? Dumadami na yung mga nagpapatraining, nag-meeting, nagsosocial event. So, yun yung paalala, no? Alam ko, pababa na yung mga kaso sa ibang lugar, pero kailangan andun pa rin, no? Yung MPHS, si key protocols, PDITR na. Bilang tugon, sinabi ng DOH na nagpadala na sila ng karagdagang mechanical ventilator at mga healthcare workers sa mga lugar na nakapagtala ng mataas na kaso. Sa kabila nito, sinabi ng OCTA na kung ang trend ng COVID-19 cases sa buong bansa ang pag-uusapan, nakakakita sila ng senyales ng pagbaba. There has been an improvement naman in the national numbers kasi last week, we were averaging more than 6,000 cases. Now, we're averaging mga 5,700 cases. So, there's an improvement. And that's because nag-improve na rin yung situation sa Visayas and Mindanao, except for a few LGUs. Nauna lang sinabi ng DOH na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso sa Visayas at Mindanao ay ang mga naitalang variants of concern. Ang Alpha variant na unang na-detect sa United Kingdom na itala na sa 14 na rehiyon sa bansa, habang may 15 rehiyon naman na nakapagtala na rin ng Beta variant na unang nakita sa South Africa. Kaya naman patuloy pa rin ang paalala ng mga eksperto na pagtingin ng border control sa bansa, lalo pat isa na namang variant na sinasabing mas mabilis makapanghawa ang naiulat sa India na tinawag na Delta Plus variant. It also buys us time kasi we want to be able to vaccinate mas marami pang tao, di ba? Para to bring down our cases. Yung Delta Plus variant po, that is parang sanga, no? Nagkaroon ng additional mutation yung Delta variant. At nangyayari po yun kapag mataas yung number of cases. Anumang variants ang mayroon ngayon sa bansa, paalala ng DOH, parehas pa rin ang paraan para maiwasan ng COVID-19. Yan ay ang pagsunod sa minimum public health standards. Mark Petalco, para sa Bayan. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, 7,139 ang mga bagong gumaling mula sa COVID-19. Kaya naman 1,298,442 na ang kabuang bilang ng COVID-19 recovery sa Pilipinas. 4,353 naman ang mga bagong kaso, kaya umakyat na sa 1,372,232 ang total number of cases. 49,862 pa rito ang aktibo, habang 119 naman ang namatay, kaya 23,928 na ang COVID-19 related deaths sa bansa. Tiyak na
ang pagdating bukas ng 2 milyong doses ng biniling Sinovac, kabilang dito ang 500,000 doses para sa pribadong kumpanya. Nagpaliwanag naman ang pamahalaan sa delivery ng iba pang bakuna, partikular na ang Sputnik V at Moderna vaccines. May ulat si Mela Lesmora. May panibago ng supply ng COVID-19 vaccines na matatanggap ang iba't ibang lungsod at probinsya sa bansa. Kumpirmado na kasing darating bukas ang 2 milyong doses ng coronavirus COVID-19 vaccines ng Sinovac mula sa China. 1.5 million doses dito ang binili ng gobyerno, habang ang natitirang kalahating milyon naman ay binili ng pribadong sektor. Sa dami nito, ito na ang maituturing na biggest single day delivery ng Sinovac sa ngayon para sa bansa. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Teodoro Herbosa, pangunahin itong ilalaan sa mga lugar na may mataas na COVID-19 cases. Tuloy-tuloy ang ating pagbabakuna sa mga lungsod ng NCR at yung class provinces, yung paligid na probinsya ng Metro Manila. Pero ngayon nakikita natin ang Western Visayas, Northern Mindanao, Davao, matataas din ang kaso. So nakautos din si Vaccine Czar Secretary Galvez na dagdagan ang allocation nila, lalo na dito sa dadating na Sinovac vaccine. Pero kung ang Sinovac vaccines parating na, ang delivery ng Sputnik V pending pa. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., naurong ang delivery nito ngayong Hunyo dahil sa ongoing upgrades at developments ng naturang bakuna. Para sana ito sa second dose ng mga naunang nabakunahan ng Sputnik V. Pero pagtitiyak ng kalihim, hindi naman ito makakaapekto sa bisa ng bakuna kahit maurong pa ang pagtuturok ng ikalawang dose. Wala rin nakikitang problema rito ang Malacanang. Wala pong problema, no? Because in fact, nagkaroon na po ng communication yung EUA ng Sputnik V ay papaamendahan po, apparently mas mataas pong efficacy kung mas matagal yung period ng first dose sa second dose. I think it will be almost the same as AstraZeneca na 12 weeks. Sa June 27 naman, nakatakdang dumating sa bansa ang higit 200,000 doses ng Moderna vaccines. Paalala ng mga otoridad sa publiko, hanggat may pagkakataon, magpabakuna na dahil mainam itong panlaban, lalo na sa mapanganib na COVID-19 Delta variant. Sa scientific evidence na pag ikaw ay vaccinated, kung mahawa ka man, konti lang yung viral load mo at hindi ka serious at konti rin ang chance na makahawa ka ng iba. Mela Lesmoras para sa Bayan. Samantala, binweltahan ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang ilang eksperto na nagsasabing hindi maabot ng Pilipinas ang population protection sa susunod na taon. May ulat si Ryan Lisigen. We will prove them wrong because our goal remains the same within the year. Okay. So that's the challenge. Allow us to prove that things are wrong. Ito ang sagot ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa pahayag ng isang political think tank na karamihan sa Asian countries ay makukuha ng population protection sa susunod na taon kahit pa may mas nakakahawa na Delta variant maliban na lamang sa Pilipinas at Vietnam. Ayon pa kay Roque, malaki pa rin ang posibilidad na makuha ng Pilipinas ang population protection bago matapos ang taon dahil tuloy-tuloy na aniya ang pagdating ng mga bakuna sa bansa. Bumilis na rin na niya ang rollout ng vaccination sa bansa
kung saan umaabot na ito ngayon sa 350,000 kada araw at target pa itong taasan sa mga susunod na araw. So, we are confident that we can hit 500,000 a day. And as I said, the math is simple, 500,000 times 10 is 5 million for 10 days. So for 20 days, we can hit 10 million. As sa Pfizer nga, we have 40 million na simulang darating ng August. Pero yun na nga po, no? Hindi lang man tayo umasa lang sa Pfizer. Eh, by the time Pfizer comes, I think we would have vaccinated anywhere between 12 to 15 million of our people. Maging ang Octa Research Group Ania ay naniniwala na kayang makuha ng bansa ang population protection ngayong taon. Kaya naman sinabi ni Roque na posible pa rin ang maskless na Pasko ngayong taon. Kanina ay nagtungo si Roque kasama ang mga kinatawan mula sa Israel Medical Experts, NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa isang casino hotel sa Parañaque City para inspeksyonin ang lugar na gagamitin bilang vaccination hub ng private sector. Kaya nitong makapagbakuna nang aabot sa 6,000 kada araw. Can you imagine how much more faster the pace will be na nakipagtulungan na ang private sector using their own facilities? Ha? Kaya po nandito tayo ngayon. That's the significance of this. This marks the this is a game changer in the fight against COVID-19 dahil yung in-import ng mga private sector through the tripartite agreement, ituturok sa kanila mga empleyado using their own personnel. Nasa bansa ngayon ang mga eksperto mula sa Israel para sa isang consultation meeting kaugnay sa rollout ng mga bakuna at ilang paraan upang mapigilan ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Dadalaw rin sila sa ilang vaccination sites at makikipagpulong sa top medical experts ng bansa. Ryan Lisiges para sa Bayan. Samantala, tuloy-tuloy ang vaccine rollout sa iba't ibang lungsod sa National Capital Region o NCR. Nagpaalala naman ang otoridad na tiyakin munang may confirmation text bago tumungo sa mga vaccination sites. May ulat si Luisa Erispe. Matapos ibalik ang walk-in, hiniwalay na ng Manila LGU ang mga sites para sa first dose at second dose ng bakuna para maging organisado. Pero sa bagong sistema, di pa rin maiwasang maraming malito. May mga gusto kasing i-advance ang kanilang second dose. Yung iba po, nagsasabi na may lakad sila bukas. Yung iba naman, gusto na nila ngayon kasi meron na second dose. Eh sabi namin, eh hindi po. Pero ayon sa Manila LGU, bago pumunta sa vaccination site ang magpapaturok ng second dose, tiyaking may confirmation text o QR code. Dapat ding sundin ang inaprubang emergency use authorization ng Food and Drug Administration na 28 days interval ang bakuna. At kung meron din namang umaayaw magpaturok ng second dose, ayon sa Department of Health, first dose is really not enough. Pinasabi na po ito ng lahat ng ating mga eksperto that you need to get your second dose because it provides you with the maximum potential ng bakuna. Sa Pasay City naman, kahit na no walk-in, may ilan pa ring A4 ang pumila kahit walang schedule. Tulad ni Raquel, kahit walang confirmed text, nag-leave pa sa trabaho para pumila. Handa raw siyang maghintay kahit paabuti ng hapon. Sinubukan po namin na pumunta dito. Basta po mabigyan kami, maraming salamat po. Ang mahalaga, maturukan. Pero ayon naman sa vaccination head ng Pasay West High School, limitado lang ang slot. Kahit maghintay, hindi siguradong mababakunahan.
priority po syempre yung naka-master list. So, ang priority rin po namin sa walk-in, if ever, yung mga senior citizens po. Yeah, ang walk-in po allowed lang po in the afternoon if and when po hindi makarating ang mga naka-master list. Otherwise, we cannot accommodate walk-ins po. Nasa mahigit 140,000 na ang nabakunahan sa Pasay. 5,000 naman ang nababakunahan nila kada araw. Bagamat tapos na naman sa A1 Priority Group ang lungsod, hindi pa nila sinisimulan ang pagbabakuna sa A5. Paliwanag ng Pasay Public Information Office, isinasaayos pa kasi ang listahan at scheduling ng nasa naturang priority group. Samantala, mabilis naman ang rollout sa San Juan City. Katunayan, umabot na sa 66% ng target population ang nabakunahan na. Ayon sa alkalde ng San Juan, ay bubuksan na rin nila ang ikatlong vaccination site sa lungsod. At nais ko din ipaalam sa inyo lahat na as of yesterday, ang San Juan po ay nakapagbakuna na ng mahigit 56,000 San Juanenyo, at yan po ay 66% na ating target population. At inaaral lang po namin ang pagbubukas ng aming pangatlong vaccination site, which will also be at the Green Hill Shopping Center. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagkangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.